Tiki man tayo. Yung may gawa nito? Yung gumagawa. Saan ba yun? May nahanap ako dito guys eh. Masarap at kakaibang ice cream. So, eto siya oh. Kaka Coco. Ayan oh, Kaka Coco. Etong street na ito, kahabaan na itong street na ito ay Manapat Street dito sa Malabon City. So, eto naman ang titikman natin ngayon, ang Kaka Coco. Eto, garahe lang siya actually. Kaka-open lang nila. Wala pang 2 months, I think 1 month pa lang. So, ginagawa po natin to para masuportahan mga kababayan natin, mga nagnegosyo, mga SMEs, small medium entrepreneurs, and of course yung mga bagong bukas, bagong tuklas. Balita ko kasi masarap daw yung ice cream nila, kakaiba. So guys, abangan nyo sa ating Tiki Man Time ang Kaka Coco. Nasa loob ng bao daw eh. Pakita ko sa inyo yan. Of course, makipagkwentuhan tayo sa owner ang background nitong Kaka Coco. Kaka Coco. Abangan nyo sa ating Tiki Man Time. At kasama na natin ngayon yung owner ng Kaka Coco, si Ma'am. Ma'am, magandang araw po. Ano pong pangalan nyo? Romina. Ma'am Romina. Good afternoon. Thank you for having me. Thank you for inviting me here. Balita ko, kakaiba yung ice cream po ninyo. Yes po. Paano nagkama po sa idea na ito magiging business mo? Itong bubuksan mo ang Kaka Coco? Actually, natikman lang namin siya nung nagpunta kami sa Zambales last May. Opo. So, since natikman namin siya, nagustuhan namin eh. Yes, and then, yung one of the staff nung doon sa Zambales, bumili kami. Bumili and then, nag-marketing siya sa amin na yes, since yung Kaka Coco daw nag-start for franchise. Yes po. And since maganda naman yung offer, not bad for us yung magbi-business ka. Opo. Na-encourage kami ng husband ko To make the story short, nag-franchise kayo. Yes. Tapos, yung Kaka Coco, nag-start talaga from Zambales. Yun. So, kayo yung pinakaunang franchisee? Sa Manila. Sa Manila. Yes. Yun. So, wala pa ibang franchise dito sa Manila. Kami pa lang. Sa dinami-dami ng ice cream sa Pilipinas, dahil ano tayo eh, yung weather natin, mainit, talagang nandito yung humid. Mm. So, ano ang pinagkaiba ng ice cream ng Kaka Coco compared to other brands? Kaka Coco is, number one, is homemade. Okay. Made from pure ingredients. Yes po. From, kaya siya Kaka is coming from kakang gata. Okay. Then, Coco is this coconut. Hmm. So, kaya ang presentation namin is nasa bao siya. Like this one. Like this one. Uy, yung pogi naman. Sino ba to? Anak ko yan. Anak mo? Oo. Guwapo ah. Pwedeng pang ano ah, yung... This was taken dun artista, mismo Bimbulilit. Sa... Taken siya mismo dun sa... Zambales. Zambales. Ayun. So, pinicturan lang siya ng ate niya. Para makita nyo, ganito ba talaga ang presentation yes, ng ice cream? Yes. Nandiyan siya talaga. So, pag bumili ako niyan ng ice cream, nakalagay sa bao, kasama yung bao. Yes. Pwede mo siyang i-take out. Oo. Oh, iwi ko yung bao. Pwede. Gawin ko uling. Or souvenir. Pwede. Oo. Kasi, different siya from other ice cream na pagbibili ka nasa cup lang. Yes po. Nasa plastic. Yes po. Plastic or paper cup. How much is the price? Ang price niya is we pinakamahal, pinakamura. We have 3 scoops, that's 150. Yes po. 4 scoops is 180 and the 5 scoops is 200 pesos. 1 gallon or what? Like, no, we don't serve okay. Gallons. Sorry. Kunyari, may nauuso kasi ngayon yung tinatawag nilang overload. Overload, punong-puno yung bao. Oh, yan yung 5 scoops namin, puno na siya. Ah, wow! For only 200 pesos. Yun! It's good for sharing na din siya. Oh! Mm. How many flavors po? For now, we have 3. Pero ang flavor lang talaga niya is coconut. Tapos naglagay sila ng ube. And for now, we have avocado since season. Oh, tama-tama yan. Kasi tayo sumusuporta sa mga produktong lokal. Mm. Ito ay gawang Zambales. They started from Zambales.
Tapos dinala dito ni Ma'am Romina sa Metro Manila ang Kaka Coco. Yes. Sa panahon po ngayon na may social media, meron ba kayong Facebook page, TikTok, mga ganun? Well, we Instagram? We have Kaka Coco page. Kaka Coco Malabon. Oh, yon. Ilalagay ko yan guys para walang ligaw. Ha? Ito yung kanilang Facebook page, Kaka Coco. Ayan, ito. Please follow, like, share, or check nyo yung cravings sa ice cream kasi napakasarap ng ice cream nila. Kailangan ko matikman para masabi kong masarap. So, ito naman, natitikman natin ang Kaka Coco. Ma'am, ano po ba yung exact address nito? This is located at 9 Manapat Street, Tanyong, Malabon City. We have the landmark, the M. Duillier Building. So, ayun yung address nila, guys. Para walang ligaw, ayan mismo, nilagay po natin. Ma'am, ano pong oras ang open at closing time ninyo? Usually, we open from 1 p.m. to 10 p.m. 1 p.m. to 10 p.m. Mm-hmm. Ikaw yung talaga yung owner kayo gumagawa? Ng ice cream? No. Kayo nagpiprepare? No, I mean, yeah, yung presentation ako talaga. Halaga? Wala akong ibang staff. Ako sipog lang. Nyo, ha? Kasi, hindi nga makakaalis. Wala ka ng ano. Kundi, siya yung owner, siya magpiprepare. Ako pa rin yung tindera. Tindera. Di ba? Grabe, ha? Grabe, nakaka-believe. So, ma'am, please, invite them. Hi everyone. You could visit us at 9 Manapat Street, Tanyong, Malabon City. The first franchise of Kaka Coco Manila. So nalaman na natin lahat ang background. Nakuha natin, nakausap natin si Ma'am Romina, yung owner. At ako naman ngayon ang titikim. Pakita ko sa inyo, papakita ko sa inyo mismo kung gaano kasarap, gaano karami ang serving ng Kaka Coco ice cream here in Malabon City. Prepare na natin yung ice cream. Galing, no? Owner na. Servidora, tindera, all in, Ma'am Romina. Ayun, no? Sarap ng ice cream na yan, no? This is the sweet coconut pinitig. Ito marjan yung club. Ice cream. Yun, finally, matitikman ko na ang sabi sa akin, ito yung pinakamasarap na ice cream ng Malabon. Yes. But originally from Zambales. Zambales. Ma'am Romina, could you please join sure. me here? Ayun, no? Kasama natin yung owner, guys, ha? Ma'am, magkano ho ito? 150 for 3 scoops. Ano po yung toppings niya? Yung toppings niya is yung kung familiar ka with the, alam mo yung budbud sa kakanin? Budbud sa kakanin? Oo, yung sweet coconut. Yung sweet coconut. Oo. Yan siya, and the pinipig. Pinipig, budbud sa kakanin, yung parang... Sweet coconut siya. Sweet coconut, parang ano siya, yung... Yung nilalagay sa kakanin, oh, familiar ano ka, yun siya, budbud. Budbud ba tawag doon? Yun, so ito yung guys, ang 150, 3 scoops. Kasama na pa itong bao? Kasama na. Oh, kasama yung bao. Kaya pwede mong iuwi yung ano... Souvenir, yung oh. Parang, every siguro, serving, nakabao siya. Siguro maganda... May ano to, may sa ilalim or may paint na nakalagay diyan, Kaka Coco. Oh. Di ba? Sige, I'll take your ano suggestion. Siguro pakinisin yung bao tapos may paint na ano para pwedeng art or display sa bahay. No, or, kasi actually kaya ganyan siya, the natural. Opa. Para natural na natural ang yung baong-bao, di ba? Yes, kasi kapag just like ito, makinis na siya. Opa. Hindi na siya natural na ano eh, na yung parang inano mo na siya, nawala na yung... Na-enhance na? Oo. Okay. Ito kasi natural talaga siya. So ito guys, tiki man time na. Ito talagang pinakaabang na lahat. Ito yung iniintay na lahat, pinakaabangan nila yung ating tiki man time. Now, ang titikman natin ay ice cream ng Kaka Coco with the owner. Katabi ko yung owner. Ito na, titikman na natin. Tiki man time. Uy, matigas yung ice cream ha? O mahirap siyang ano yung matigas oh. Hindi siya madaling matunaw. Ah, talaga po? Mm.
Anong flavor po ito? Coconut. So this is a best seller. Yes. Ilang flavors po again? Ngayon ang available natin is coconut, ube, and avocado. But? Yung avocado kasi seasonal eh. Yes po, oh, tama. Pero talaga ang ano natin is coconut and ube. So you have three flavors na ino-offer, pero talagang ang coconut is laging meron. Coconut na laging meron is because ube. Dahil kaka-coco. Yun. Finally, titikman na natin. Ito. Tiki man time. Yung may gawa nito? Yung gumagawa. Kasi kung mas malaman, sino may gawa nito? Bakit? Ang gumagawa talaga niyan, yung nag-start ng kaka-coco sa Bales. Hmm. Sila lang ang gumagawa. Hands-on sila. Gusto ko siya iuwi. Ang alin? Yung ice cream? Hindi, yung gumawa nito. Kasi... nasa Sambales eh. Kasi, parang... ang sarap, ang galing gumawa ng ice cream. Bakit? Creaminess? Hindi siya sugary eh. Hindi, hindi siya ganun katamis. Hindi ganun katamis. Parang more on milk. I don't know, marami bang milk or gata? No, it's pure kahang gata. Yung kahang unang gata, piga. Unang piga. So, yung pure talaga. Pure talaga. Kaya wala siyang added gusto kong, preservative. More gusto kong iwi yung owner ng itong kaka-coco para pag sinabi kong gusto kong kumain ng ice cream. Nandun ka agad siya. Mm-hmm. Gagawa niya agad ng ice cream. Kita mo na. Ang tagal matunaw, di ba? Oh. Ikaw, tunaw na siya, hindi pa. Parang sinabi, de, pawisin po talaga ako kahit anong kakainin ko. Parang sinabi ni ma'am na mataba ako, ah. De, sarap guys, promise. One more. Another pa is healthy siya kasi pure natural. Mm. Oh, natural ingredient siya. Wala siyang ano, unlike yung iba may dairy products na may along preservative. Grabe, ang solid nito, ang sarap. Siguro sa, masasabi ko ngayon sa pinaka... masarap na ice cream na natikman ko, this one. Mm-hmm. Actually, ibang mga bumibili sa amin, tumaas daw standard nila sa ice cream. Wala nung natikman nila yan. Talaga? Mm-hmm. Kasi una-una, homemade. Walang sinabi yung ano eh. Huwag ka na mag-mention ng ano. Hindi ko lang sasabi. No, kasi different sila. Commercial ice cream kasi sila. Tayo, it's pure homemade. Grabe. Ako, I highly recommend you should try this one. Grabe, ang sarap guys. Kaka Coco. Meron silang Facebook page. Check nyo, Kaka Coco Malabon. And kung meron iba na nasa Sambales, you could visit the Kaka Coco Sambales at Liwa San Felipe Sambales. Yun. Ma'am Romina, please, for the second time, invite mo sila. Hmm. Please visit us at Kaka Coco Malabon, located at 9 Manapat Street, Tanyong, Malabon City. And we also have the Kaka Coco Sambales, the main branch, at Liwa San Felipe Sambales. So nasabi na lahat ni Ma'am Romina ang detalye kung saan yung nagmula itong Kaka Coco ice cream from Sambales. And this one, I'm here in Malabon City. Ito yung pinakamasarap na ice cream na tikman ko. And of course, kung hindi kayo malayo ang Sambales, kung nandito gusto niyo nagke-crave kayo for Kaka Coco, dito na lang sa Malabon. Yes po. And of course, meron silang Facebook page, please check para sa inyong cravings. Ako, I highly recommend again, tikman nyo. Napakasarap. Please follow me on TikTok, Instagram, Facebook page, Kawalawa Vlogs for the Travel. And of course, dito sa aking YouTube channel, like, comment, share, subscribe, utang na love naman. Uy! Ayan na naman siya, oh! May sinasabi ko, inagaw na naman sa akin. Kala nyo kasi, ako lang, meron tiga ubos. Ngayon, di na akong paghintay. Ayan, oh, inagaw niya. Siya yan. Oh. Grabe. Masarap ba? Grabe. Pero nagtira ako para sa akin. Kasi kinuha niya isang buong bao, eh. Hmm. Binalik din, nahiya. Thank you, guys! Kaka Coco here in Malabon City. Napakasarap na ice cream. Thank you po. Thank you so much. Hello! Don't forget, ha? Mag-subscribe sa Noel Vlogs. Ayan. Nako, talagang magugutom kayo dyan.